Brothers and sisters, bakit si Jesus nagpatawad muna? Then how are we going to travel forever?
your enemies. Si no quiero conseguir con enemies mo, mamaya matatapos na retreat. Mag-text ka kay mother in law, "Hi, Mom." Kasi na wala mga sabon. Love your enemies. Yung mga kaiinginan natin, kahit na marami sila, meron siyang TV, meron siyang bagong boyfriend, ang kaya, hindi, unang TV, hindi na bagong boyfriend. Love your neighbor, sabi ni Jesus. Kahit yung ka-roommate mo na hindi na pililinis ng banyo. Yung ka-roommate mo na nag-uubos ng shampoo at sabon. Yung ka-roommate mo na nag-uubos ng sibuyas, bawang pamalis, toyo, pasukan, sa kusina. Love your neighbor. In giving, you shall receive. Yung ka-roommate mo, may pa-share mo sa plan na hindi nag-uubos ng linis na kusina at lang banyo. Alright. Turuan, tulungan, at mahalin. Love others the way you love yourself. In so doing, madali lang po tayo magpatawad. Sabi mo lang yan, Coach. Ikaw nga. May isang araw, 7:30 in the morning, nagaling ang telepono. Hello? Happy birthday to you. Happy birthday to you. 7:30 ng mga kada ng araw. Pagdating ng 9:30, bigla akong tinawa at pagdating na ako. Teresa, ano naman ang ginawa mong pagkakala ko? Pinag-iingat mo naman ako. Bakit ka rin ako makita promotion? Pagkakala mo ha? Happy birthday to you. Yes, boss. Baby na. May trouble ba? Tapos yan ha? Never did I think when it's so clean. O, natapos mo ba yung pinagkagawa ko sa'yo? O, boss, kailangan ko naman mo na lang. Okay. Nanangalihan, tumating na alas 3 ng hapon. Walang tao sa kusina, walang mga isa. May ako, bigla may tumating. Cake na may kandila. Happy birthday. Eto na, ang tao ni hapon. Jerus! Happy birthday, Jerus, my love. Last time si Maya na ako, my love, I'm 30, stupid at ako sa akin. Kita mo yung transformation, ang bilis ako. At 5:30, sabi ko, birthday ko, pinatawag mo akong stupid ko, kinagalan ko. Parang, unti-unti, umaakyat yung galit. Pero pagdating na 3:30, at blow the cake and blow the bean, lagi ko ang drama na aming magkano. Boss, uwi na ako. See you tomorrow. Sabi naman niya, enjoy your day, man. Enjoy your birthday. Sabi ko, sisip-isip pa kasi na nang gabi ang pagkagalo mo. Tapos na ang araw. Pero natapos na walang singilan. Ganun lang. Kinabukasan sa tatanungin ako, how's your day? Simple ang sagot ko. It's another day in paradise. Oh, think twice. It's another day in paradise. Makinig kayo, don't go away. Sana'y sabi niya. So, kaya kailangan mo mag-forgive because it heals broken heart. It heals relationship. And it heals our relationship with the community, with the church, with God. At kapag po tayo ng 14th, we turn into a common union. We are in communion or common union with God, the community, the church, and with others. Gusto mo bumalik si boyfriend? Forgive him. Gusto mo bumalik si husband? Forgive him. Sasabi mo sa akin, matali ang masalita. Ano
Faith without action is dead. Kailangan gawin din natin yung narinig natin. Forgive. It heals your broken heart, your soul. It gives you peace. God, bilis naman ang okay ko ah. God never ceases to forgive us. His redeeming acts are visible. And one of those is the sacrament of confirmation. Sacrament, the invisible sign of the invisible reality. And an invisible reality is the sacrament of reconciliation. The redeeming act of love and just act. The grace. The merciful God. Before our invisible reality is the sacrament. You can call sacrament of reconciliation, sacrament of forgiveness, sacrament of penance, sacrament of healing. It's all together, all the same. Pag-uuli niyo ang kakalimutan sa panahon ng event. Sacrament of reconciliation is where God and man reconcile. God gave you the grace. Approach God in His high throne in a contrite heart, in a forgiving heart, hindi po kayo mamimigay. Pag ang Diyos ay nagpatawad, hindi lang po tayo pinatatawad ng simpleng tawad lang. Binubura ang lahat ng kasalanan as if wala nangyayari. Si sweetheart, pag nagpatawad, eh, sa sabihin, o sige, I forgive you, pero nakukunitin niya na. Kaya si Lord sabi niya, hindi ka pa nasasabi, sorry, but forgiven ka na. Malayo ka pa. Papasok ka pala sa penitential book o sa confession book. Nakaumang pinagyakap ni Lord. He is the merciful God where the prodigal sons and daughters are coming home. He is running over them and embracing them. Welcome home, my child. We integrated in the community. We become a part of the big community of the faithful. Hindi nyo na napapasin sa pagkakasalan niya para malayo kayo. Para ikaw lang nag-iisa sa mundo. Para isolated. Pero kapag naman nagpapatawad, pinatawad tayo, di ba talaga naman mo yung inner joy and inner peace na para gusto mong kumalang ka? You're falling in love again? Diba? Parang nakulang na yung love ulit. Kapag wala na mag reconciliation, parang hindi kinakita kahapon, miss na miss mo uli siya, right? Come on. Parang nakulang. We become a part, we become the son of God, daughter, sons and daughters of integrated, hindi lang sa community dito sa lupa, integrated tayo sa community in communion with Him. That's the forgiveness. Forgiveness brings out the best version of you. Do you believe that? Thank you. Lord bless you. Forgiveness brings out the best version of you. Remember, there is the best version of you that lives in you. And because of our sin, yung best version na yun, hindi na nakita, hindi na sisinahan. But when we forgive, it brings out the best version. The best version, the best version of is the image and likeness of God that was created in you. It brings back that image. It brings back that version, that image of God. And what image is Lord? Loving, forgiving, with joy, cheerful giver. Those are the best version of you. And kung natatandaan ninyo, yung inyong sacrament of confirmation, sino rin po ang parang confirm na? At hindi pa confirm. Kung nakita ka man. Pag hindi ko
Curriculum
curriculum vitae or vitae to our who you are emotionally and physically. But there is one person, who knows who you are. Gusto mo ba pakilala kita bilang isang taong mapagpatawad o isang taong gusto mo ba makilala kita bilang isang mapagmahal na anak o isang gusto mo ba makilala kita bilang mabait na biyanan? Mananawa din yan. So, anong nangyari sa akin? Sa kasisigilan.
troviamo 25 years in service. And now what we shall? Palagliamo di sei lavoro. Quindi, andiamo a fare noi. Con questo piano, c'è da fare un po' di salto per il vita. Per mangiare, mangiare da un lavoro migliore, ma negoziare con questo piano. Volava, ma devo usare la tavola.
So, in summary, gusto ko pong i-share. Bago po tayo magpatuloy sa ating paglalakbay sa panahon ng Kwaresma, ihatid po natin ang ating sarili at matuto po tayo ng patawad sa lahat ng mga pagkakamali na gawa ng tao. Sabi na, kaya ang ating panalangin ay, kung ang ating panalangin ay, give us this day our daily bread. Dugtungan po natin yan. Give us this day our daily bread. Give us this day our daily bread.